Shout out Kima, Jay Galima, Angela Pinoya, Jilo Pinoya, Clarissa Fernandez, and Giselle Ignacio. Putik namang yun. Hi mga kacharot! Welcome back to my YouTube channel again. Panibagong oras, panibagong araw naman tayo ngayon. So ang content natin ngayon, Q&A 5. So, alam kong hinihintay niyo na ang aking mga kasagutan sa inyong mga katanungan. So bago ang lahat, bago natin umpisan ang vlog na to, gusto ko munang mag-shoutout sa mga kacharot nating sina Jay Galima, Angela Pinoyar, Jilo Pinoyar, Clarissa Fernandez, Giselle Ignacio. Then sa mga bago nating mga kacharot dyan, pindutin nyo na ang like, subscribe, and notification bell para lagi kang updated sa aking mga gagawing mga video. And then para di nyo ma-miss ang aking mga sumusunod na gagawing mga video. So wala na tayong ibang gagawin guys, kundi manood at panoorin itong vlog na to. Let's go guys! So, ang unang katanungan ay galing kay Aubrey Cariel Edimaano. Would you rather have a rewind button in your life or push button in your life? And why? Ayun nga guys, kung magkakaroon ako ng rewind button or push button sa buhay ko, siguro yun yung, ano guys, yung makipag-break ako sa girlfriend ko. Na ex ko na ngayon. Kasi guys, dati-rati, ang bilis ko lang makamove on. Pag iniiwan ako guys, pag brinibreak ako, no? Kasi tuwing naaalala ko pa siya guys, nasasaktan pa ako. Damn! Then pag may nililigawan ako ngayon, hindi ko na tinutuloy guys kasi parang umaasa pa rin ako sa kanya na babalik ko siya guys. Pero sana guys, no? Babalik pa siya. No guys, kasi sobra ko siyang minahal, binigay ko na lahat guys. Kung maalala nyo, yung first Q&A ko guys, siya yung pinakamatagal kong naging girlfriend. No guys, naalala nyo yun. Sa 8 months pa naman na pagsasama nyo guys, no? Matagal-tagal na din yun, halos magwa 1 year na din, no guys. Tapos naplano nyo na lahat. Napag-usapan niyo na lahat, tinuring mo na siyang parang magiging future wife, kumbaga. Kasi ganun kasi ako guys pag nagmamahal ako ng babae. Loyal kasi ako guys pag ako talaga nagmahal. Pag minamahal ko talaga yung isang babae kasi. Yung sabi na nila guys, yung girlfriend mo, ituring mong parang asawa. Hindi lang girlfriend. Kasi guys, sila yung nagiging lakas natin, sandigan natin pag may problema tayo. Sila yung pinagsasabihan natin pag may problema tayo. May manok na naman na nagsalita guys, sorry. So, and guys, yun yung gusto kong rewind na i-post button guys. Pero, ang ginawa ko guys, ang mali ko doon, nakipag-break ako. Nang dahil hindi ko maintindihan yung ugali niya. One time kasi guys, hindi ko talaga maintindihan kung ano yung gusto niya, kung ano yung sinasabi niya sa akin. Sorry guys, sobrang ingay dito. Very crowded kasi, ang luwag kasi guys dito. Tapos wala pa akong sariling kwarto. Pero soon to be guys, magkakaroon ako niya. Sabi ng iba guys, past is past, never been back. Pero ako guys, umaasa ako na siya ay mag-back. So yun guys, yun yung salamat sa magandang katanungan kay Ate Aubrey Cariel. Guys, subscribe nyo na siya, may YouTube channel din siya guys. Ang pangalan niya sa YouTube channel guys ay is Aubrey KD. Subscribe nyo na guys. So, pangalawang katanungan na tayo guys. Galing naman ito kay Alia Yanel or Yanel. Kung magmamahal ka ulit, bakit hindi ako? Bakit hindi daw siya ang mamahalin ko kung magmamahal ako ulit? Bakit hindi? Single naman ako ngayon. Charot! Bakit hindi? No guys? Like naman kayo dyan guys. Then guys, nakakatawa si Ate Aliyah. No?
Kasi dito naman guys, andyan naman, nakacharot naman siya. Charot! Okay, so and guys, dadako naman tayo sa pangatlong katanungan ngayon na galing kay Aaliyah. Aaliyah naman guys, pero magkaiba lang yung spelling. Magkaiba lang yung spelling guys. Aaliyah naman, pero magkaiba yung spelling guys. Yan, yan guys. Lang, dumi-dumi ng pan ako. Kamay ka kasi sa balke. So yan guys, ito ang tanong. Anong hinahanap mo sa babae? YouTube channel, Aaliyah Veronica. Content niya nung nag-comment siya guys is makeup. Yung mga hindi po yan marunong mag-makeup, subscribe nyo na. Type Aaliyah Veronica. And then, nag-vlog din siya guys ng cooking dessert. So, subscribe nyo na guys yung mga hindi pa marunong magluto dyan. Subscribe nyo na si Aaliyah Veronica. Ako kasi guys, kung tatanungin nyo ano ang hinahanap ko sa babae. Unang-una guys, ang hinahanap ko sa babae ay maka-Diyos. Dapat mas mahal niya ang Panginoon kaysa sa akin. Kasi guys, ang babaeng may takot sa may kapal, takot ding magmahal ng iba at iwan ka. Yun yung number one guys. And then, pangalawa guys, yung marunong magluto. Siyempre, dapat pag maghanap ka ng babae na mamahalin mo, dapat yung marunong magluto. And pangatlo guys is dapat marunong din maglinis. So guys, marunong mag-ayos ng bahay. Yes, ako kasi, ako yung taong tipong ayoko ng makalat guys. Oh no! Kunting kalat lang guys, talaga ayoko kahit alikabok guys. Arte ko na guys. Ang panghuli guys is may pagpapahalaga sa lahat ng bagay. Ayoko yung pariwara guys, yung nagamit niya na yung isang bagay, no guys, tapos tatapon niya lang, ganun, parang guys, yung kumbaga, pag nagamit mo na, tapos tapon mo, wala nang sabi. Ayun lang guys, dapat madiskarte ka, wisely ka sa buhay guys. So, ayun guys, yun lang naman yung hinahanap ko sa isang babae, kahit hindi po siya kagandahan, no, kasi guys, pag sobrang ganda din ang isang babae, no guys, madali ka niya lang padlitan. Oh, no, guys, hinahanap yan. Once na nag-away kayo, ma-pride na yan, guys. No? Kasi, siyempre, alam niya sa sarili niya, guys, na maganda siya. Pero hindi ko naman siya nilalahat. Kasi, ngayon, guys, napapansin naman natin, guys, yung mga magaganda ngayon, guys, hanap gwapo. Diba? So, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit, or magalit ka lang kung totoo. Kasi totoo naman guys, hindi ba guys? Ayun nga guys, narinig nyo na ang hanap ko sa isang babae. So, dadako naman tayo sa pang-apat na katanungan ngayon guys. So, pang-apat na katanungan guys, galing kay Mary Jane De La Cruz. Ano ang ma-advise mo sa mga katulad mong broken family? Ayun guys, tamang-tama yung katanungan ni Jane De La Cruz. Siguro guys, ang ma-advise ko sa mga katulad kong broken family, yung mga walang papa or mama dyan, siguro guys, ang masasabi ko lang sa inyo, huwag kayong magtatanim ng galit sa mga papa or mama nyo. No? Sobrang hirap pag nagtanim kayo ng galit sa mga magulang nyo. Kasi guys, kunyari, pag nagkita kayo, no guys, kahit balibalita rin mo pa rin ang mundo guys, siya pa rin ang papa mo. Ang dahil sa kanya, meron ka. No guys, para sa akin kasi guys, no, kaya siguro yon nangyari kasi may mas magandang plano si God para sa amin or para sa akin. Kasi guys, magmula nung iniwan kami ng papa ko, bata pa ako nun guys, hindi ko alam kung ilang taon ako dun guys. Unti-unti kong nakilala si God. Unti-unting nag-matured yung isipan ko. Hindi naman ako nagtanim ng galit kay Papa. Mas pinapanalangin ko pa siya. Na sana guys, malakas pa siya. Makakahid pa siya. Sana nga guys, inalaga niya pa rin yung mga kapatid ko sa mga
asawa niya ngayon. At alam kong hindi ganun kami nalagaan ni Papa. Hindi kami lumaki sa feeling niya. No, guys. And then, nagpapasalamat din ako sa mga lola at mama ko na tumayo bilang ama't ina namin sa tahanan nito, guys. Kasi guys, as in talaga guys, magmula nung bata ako hanggang mag-grade 5, hindi ko nakasama yung papa ko. Nakasama ko lang siya nung mag-grade 6 na ako hanggang grade 7. Then nung grade 7 guys, bumalik ako ulit dito kasi may nang konting nangyari, ganyan. No guys, pero wala sa akin lang yun guys kasi at least alam ko sa sarili ko na makakapiling ko pa rin yung mga magulang ko na sa kanila ako komportable. Ayun nga guys, ang masasabi ko lang sa inyo ay huwag kayong magtanim ng galit sa mama or papa nyo ang nang iwan sa inyo. Kasi sila pa rin ang ama't ina nyo. Sa mga broken family, gayaan nyo lang guys kung saan sila masaya, kung dun yung gusto nila. Basta support nyo na lang sila guys. Panalangin nyo na lang sila guys na sana mas tatagal pa yung buhay nila and then mas lumakas pa sila guys. Kasi di natin alam ang panahon guys. No? Guys, mga kacharot, muli nyo naman narinig ang aking mga kasagutan sa inyong mga katanungan. So, very thankful po ako kasi may nag-care sa aking post nyo guys. Nang dahil sa inyo guys, nakagawa na naman po ako ng Q&A part ko, no guys. Huwag sana kayong magsasawang panuorin at i-like ang aking mga video guys. Dito ko na po tatapusin ang vlog na to. Kita-kits muli sa bago kong video. And huwag nyo sanang kakalimutang mag-like, comment, share, and subscribe sa video nito. Thanks a lot! Bye-bye! Annyeong!